pag-usapan natin ang proseso ng video editing. So kung na-overwhelm kayo, nahihirapan sa pag-edit ng video, parang ang daming iisipin, ang daming kailangan intindihin, ang daming kailangan gawin, narito ang ilang mga steps o stages na pwede natin gamitin gabay para maging mas madali, mas smooth, at less overwhelming ang video editing process para sa atin. Sa video na to, pag-usapan natin ang video editing workflow. Nandiyan ang media management, audio-video syncing, cut stages, so first cut, second cut, final cut, ilang cut ba kailangan, ano yung primary goal ng bawat cut, ano yung mga dapat nating gawin, intindihin, tapos ano yung ilang mga processes na ginagawa natin sa bawat stage na to. Mabuhay! Ito po muli ang inyong lingkod ng si Ronipe. So, ito na yung huling episode ng ating 6-part YouTube Starter Pack mini-series tungkol to sa video editing workflow. So, kung nagmamadali kayo, may timestamps sa description. Click nyo na lang kung ano yung part na interesado talaga kayo para dumiretso doon. So, munting disclaimer lang, yung video editing workflow na i-discuss ko rito ay not necessarily gold standard ng video editing. So, ito yung workflow na na-develop ko through my experience. So kung bago kayo sa channel ko, hi, ako nga po pala si Ronipe, isang freelance video editor. So itong channel na to ay tungkol sa mga paggawa ng video, sa travel, tsaka sa soon, hopefully soon, buhay freelancers. So let me know in the comments kung interesado kayo sa topic na yun. At kung matagal naman na kayo nakasubaybay, marami pong salamat sa patuloy na panonood. As usual, thumbs up naman dyan kung nagustuhan nyo to at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ready? Tara! Okay, media management. Anong ibig sabihin nito? I-manage lang natin yung media na gagamitin natin. Media yung pwedeng video, audio, stills or photos, graphics, music, kung ano pa. So, ba't kailangan i-manage? Sa experience ko, mas madali kapag sama-sama sa isang lugar lahat ng mga gagamitin nating files sa isang project. So, kung sa desktop or sa laptop ka nag-edit, gawa ka ng isang folder. So, ang ginagawa ko, meron akong external hard drive, nandun lahat ng files ko, so by project. So, dun sa hard drive na yon, bawat project may sariling folder. Tapos, bawat folder na yon, i-divide ko pa siya. Halimbawa, dito sa YouTube channel na to, episode 1 ba to, episode 2, episode 3, mga ganun bagay. Kung sa phone ka naman nag-edit, alam ko marami sa inyo na gumagawa nun, pwede kayo gumawa ng sariling album dun sa gallery ng phone nyo for that specific project. Kailangan ba talaga itong gawin? Hindi naman. Makakapag-edit ka naman kahit kalat-kalat lahat ng media mo. Yun nga lang, keyword, kalat-kalat. So minsan kasi habang nag-edit, maisip mo, ay, parang may kailangan na akong file. Nasaan na nga ba yun? Nakafrustrate na, nauubos yung oras mo, kakahanap ng mga bagay na kung sa simula pa lang, inayos mo na. E di, nandyan na, alam mo na agad kung saan titingin. Nasaan na ba yun? So kung ayaw nating ma-stress or ma-frustrate sa ganung mga bagay, dun tayo sa galawang, make ayos now, chill later. Pagkatapos pagsamasamahin, pwede na natin i-import yung mga files na kailangan natin sa video editing software na gagamitin natin. Para sa video na to, ang gagamitin ko ay DaVinci Resolve. Audio sync. So para sa mga videos ko na ganitong setup, yung audio na naririnig nyo, hindi siya yung audio na galing sa camera. So eto, nagre-record ako ng separate na audio. Feel free to skip to the next section. Click nyo lang yung timestamp kung hindi mo kayo interesado sa topic na to or kung hindi nyo naman to ginagawa. Pero kung interesado kayo, gusto nyo malaman, gusto nyo magstay, sana ako magsistay. Dahil interesado kayo, let's proceed. So bakit ako nagre-record ng hiwalay na audio kung yung camera naman mismo nakapag-record din ng audio? So ito, quick example lang, compare natin yung audio na galing dun sa camera tsaka dun sa separately recorded na audio. Hello, this is a sound test. This is the audio coming from my camera's internal microphone. Hello, this is a sound test. This is the audio coming from my external microphone. May napansin ba kayong pagkakaiba? So, well, una, medyo malayo kasi sa akin ng konti yung camera. Mga 1.5 to 2 meters siguro. No! So, mukha lang akong sobrang lapit kahit malayo yung camera kasi gumagamit ako ng portrait lens. Tapos pangalawa, hindi naman ganun kalakas yung boses ko. Ayoko rin naman magsalita ng sobrang lakas. Kahit bumubulong ako, tingin ko maririnig niyo ako eh. My precious. So, for more info tungkol sa paggamit ng external mic, dun tayo sa episode 4. Dun tayo? Saan ba yun? Dito, episode 4. So sa DaVinci Resolve, meron namang feature na sync audio by waveform. So i-analyze niya yung audio na nanggagaling dito sa mic tsaka yung audio na nanggagaling sa camera. Tapos itatry niyang i-match. Sa experience ko, hindi pa siya perfect. Kailangan ko bang i-fine-tune? So halimbawa, ilalapat niya na yung video tsaka yung mic recording. Adjust ko pa minsan ng siguro ilang milliseconds para lang magtugma talaga siya. A3 audio sync.
Take 3 audio sync. Well, it's not perfect, but it's better than doing everything manually. So may nabawas na sa oras na ginugugol ko para isync yung audio. So ngayon nakasync na yung audio tsaka video natin, ready na tayong sumabak sa actual na editing. So first cut dito ko ina-arrange at pinagsasama-sama all together into one storyline or project timeline yung lahat ng clips na gagamitin ko. So sa stage na to, hindi naman kailangan 100% pulido na yung video. Ang primary goal lang naman ng stage na to ay mabuo natin at makita yung takbo ng kwento o yung storyline or yung main point mismo ng video. So tama ba yung sequence? Tama ba yung pagkakasunod-sunod? Tapos may sense ba yung edit? Mga ganung bagay. So dito ko na rin tatanggalin yung mga hindi naman kailangan or mga hindi sumusuporta sa storyline. So what if mamaya may shoot akong video, ay ang ganda naman nito, kailangan makita to ng audience. Pero it really doesn't make sense for the storyline or for the final video na parang dagdag lang to na wala namang value yung na-deliver. Magsusurvive yung final video ko, probably it will be better kung tatanggalin ko to. So tapos ka na sa first cut mo, okay na yung storyline, maayos na yung takbo ng mga bagay-bagay, in order na lahat ng clips. Second cut, dito mo siya pupuliduhin. So kaya nga diba sabi, linisin, pagandahin, kinisin. Dito at check mo, tama ba yung music? Ito ba yung best music na pwede ko gamitin para sa video na to? Tapos yung text, lalagay ko na rin, dito ba dapat lalabas yung text? Don't get me wrong, sa first cut nilalagay na rin natin itong mga bagay na to. Pero yung fine tuning, like yung text nilagay ko dito, pero masyado siyang abrupt, usog ko ng konti. Gusto ko sa frame na to mag-start, usog pa. Hanggang sa mag-match siya. Same goes with music. Tapos minsan may mga clips pa na cut mo na. Tapos may ilang mga milliseconds sa start or sa end ng clip na nakasira to, tanggalin natin. So yun, yung pagka-OCD mo, yung gusto mong 100% maayos, dito may pasok sa second cut. So kung yung focus ng first cut ay buuin yung storyline o yung takbo ng kwento, yung focus naman ng second cut ay pagandahin at ayusin yung audiovisual elements ng video. So meron tong technical tsaka artistic sides. So technical side, dito papasok yung mga bagay gaya ng color correction, audio cleanup. Tapos sa artistic side naman, dito papasok yung pagtiyak kung bagay ba yung music sa visuals, okay ba yung kulay. So dito ko na rin nilalagay yung ibang mga visual aids and cues gaya ng text, graphics, or effects kung kinakailangan. Yung first cut at second cut, not necessarily pag-upo ko, mag-edit ako ngayon, matapos ko to, first cut na yun. May ilang beses ka mag-edit for the first cut, may ilang beses ka mag-edit for the second cut. So, na-polish mo na, napaganda mo na, etc. Almost 100% completing video. So, ano yung kulang? What would make it complete? Well, finishing touches tsaka quality check. So, basta dami yung video mo, nagawa mo ba lahat ng dapat mong gawin? Meron bang mga typo? So, itong final cut, pwedeng hindi lang siya isang cut, pwede siyang final. final, super final. Dami, depende, nasa sa'yo. So maliban kasi sa pagiging video editor sa ganitong uri ng mga project, tayo rin yung kliyente. So bilang kliyente, tayo magde-determine ano ba yung acceptable para sa atin. Ano ba yung okay na, pwede na ito i-publish. Pero bilang kliyente, kailangan realistic din tayo sa budget natin tsaka sa timeline. So una muna, time frame. Kailan ba dapat lumabas yung video na to? So pag gumagawa kasi tayo ng video, or hindi lang video, any project for that matter, laging meron at meron at meron tayong pwedeng i-improve. So kung natin i-determine ano yung point na masasabi nating pwede na to, pwede ko na to i-release, pwede ko na to i-upload sa YouTube, hindi tayo matatapos. That's the reality of delivering a project. May kailangan tayong output, hindi pwedeng hihintay natin na maging perfect lahat ng bagay bago natin i-release yung output natin, bago matapos yung project. Kasi baka mamaya 10 years na wala ka pang nagagawa kasi umaasa ka na magiging perfect yung mga bagay-bagay. Sa budget naman, kahit tayo yung nag-e-edit, wala naman tayong nalalabas na pera, wala siyang financial cost, pero meron siyang opportunity cost. So sa simpleng salita, opportunity cost, yung oras na ginugugol natin sa pag-edit ng video natin ay oras na hindi na natin magagamit para sa ibang mga bagay. What if meron ba tayong video 2? Kailangan natin mag-prepare para sa video 2, kailangan natin gumawa ng outline, kailangan natin mag-shoot, kailangan natin edit. Madedelay lahat yun. Siguro hindi man ganun ka-importante. Pwede natin i-delay, pero bawat delay natin yun, yung mga susunod na bagay dun sa next project mo, madidelay ng madidelay. So, hindi kasi tayo immortal, unfortunately. So, may hangganan yung mga magagawa, ma-accomplish natin. Okay, ayun. So, quick recap lang. Una, media management para organize tayo at madali hanapin yung mga hinanap natin. Audio, video, stills or photos, graphics, music,
Tapos, audio-video sync, kung may hiwalay na recordings kayo sa audio tsaka video, cut stages, first cut, pagbuo ng storyline, second cut, pagpulido, final cut, quality check. So yun, yan yung video editing workflow ko para sa YouTube videos ko. So thumbs up naman dyan kung nagustuhan nyo to, nag-enjoy kayo, may natutunan kayo. Tapos, subscribe na rin kayo sa channel ko kung di pa kayo nakasubscribe. Share nyo na rin sa tingin nyo yung makikinabang sa knowledge na to. Kasi yung mga maliliit na bagay na yun, nakakatulong sa akin at sa channel na to para makagawa pa ako ng mas maraming videos gaya nito para sa inyo sa susunod. So, ano bang tingin niyo sa workflow na to? Okay ba? May suggestions ba kayo para ma-improve? Let me know in the comments. Dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Ronepe. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!